binabantayan ng disaster officials ang kondisyon ng mga evacuee. Dito sa Bungabong Evacuation Center kung saan nakastay ang mga residente ng Barangay Tumpa sa Kamaligalbay, ang isa sa mga problema nila, yung tubig. Dito sa may nilalabhan nila ng kanilang mga gamit, medyo maganda naman yung tubig. Pero ang problema ayon sa punong barangay dito ay doon sa CR nila, ay hindi umaakyat yung tubig. So kailangan pang mag-igib, magbitbit ng balde ang mga evacuee. Isa din sa mga nade-develop tuwing may calamity ay ang bayanihan ng mga Bicolano. Ito sila ay nagtulong-tulong yung mga evacuee para gumawa ng kanilang temporary kitchen dito sa labas ng evacuation center. Mainit yan, sabi ng mga residente, kahit yung sa taas meron naman siyang net, pwede mo siyang buksan pag sobrang init ng panahon. Mabuti dito dahil merong mga kahoy sa paligid. Doon muna sila. Mainit kaya dito. So presko. Mas presko dito? Oo. Kaya lumabas. Sa mainit doon na high blood particle. Ang ilang mga evacuee ay nag-set up sila ng tenta ganito. Kasi dito mapresko. Nasa ilalim sila ng puno. Ang iba naman ay nag-ano ng duyan. Nagsabit ng duyan. Para mapreskohan. Pero paggabi, hindi sila pinapayagan dito matulog sa labas para sa kanilang security. Sa modular tent muna nanunuluyan ang mga evacuee dito sa Ginubatan, Albay. Papakita niya sa atin kung ano ang laman ng ipinamimigay ng DSWD. So nanay, anong laman? Kape. Kape. Ilang sardinas, mami? Isa, dalawa. Sampung sardinas. Bigas, 5 kilo. Nasa mahigit 4,000 na pamilya ang kailangang i-evacuate sa Albay. Katumbas siya ng nasa mahigit 18,000 na individual.